Shout out. Shout out natin to si Angelina Machuwi. LC, yo, LC. Kasmay. Che Gordon Gonzalez. Akemi. Lani Kirimit. Dina Aboga. Masiken Lim Choco. Maulan sa Hong Kong. Kasmay. Star Gemini. Chang Lee. Sa Ilocos, maraming drug. Nandun ang drug lord. Dave. Reynaldo Tan Sustento. Ba? Sustento, ha? Reyna, Reynan Plaquino. The Wanderer. Marina Munina Saito. The Wanderer, Gemma Paciente, Efren Infante, si Pina Castro, shout out sa'yo. Aida Ulep, Ken Garage, ayan. Eladio Junior, Socorro. Ang pangalan nito, Socorro. Charlotte Lubarbio. Yannick. Maulang hapon dito sa Hong Kong, ba taga Hong Kong yata ito. Marilo Igarasi. Boss Alpi, yan. Nakachamba ka rin. Nakachambahan mo rin ako. No? Busy-busy kasi ito si Boss Alpi. Eh, no? Ayan, si Boss Alpi. Yan. Mitmot, yan. Si Pina Castro. Ma'am Morning Dew. Bogart. Rolaida Arcilla. June Hensley. Adoracion Estrella, Pesadela, Ospina Castro, Jemima Cabaque, Maria Luisa Satar, ano? Shelly Nisi, ay salamat sa super sticker mo, Shelly Nisi, Rachel Lumen, Don Polube, Don Polube, yan. Si Don Polube, Love Sky, dinalang na huli. Ay, ayan, shout out sa inyo, ha. Yun. El Magbueco, ito pakinggan natin ito si B.P. Sara. Nagalit na. Handa ang pag-atake at pagbato ng sari-sari issue laban sa Vice Presidente. Marahil sapagkat ang Vice Presidente ang tumatayong pangunahing hadlang sa mga nangangarap maging pangulo. Hindi ko ikakagulat kung dumami pa ang mga kaso, investigasyon, testigo para ng atake at paninigan dahil sa akin sa mga susunod na araw, linggo, buwan at mga taon. Naniniwala ako na may tamang panahon para sa lahat. Matapang na sumak. Yan, may tamang panahon daw, no? Well, actually, no, kung titingnan mo itong administration ni BMG Rico Blanco, special akit ka naman kay DJ Byron. parang siya yung ano eh, parang siya yung spokeswoman ng spokesperson ng Malacañang, o para siyang hindi naman siya elected na tao, no, but parang yung gobyerno natin is parang umiikot lang dito kay Lisa Marcos, no, at masyadong masyadong magulo, no, masyadong kung titingnan mo, walang parang siya na yung nagpapatakbo ng kaya kung minsan nakakapaniwala rin yung sinasabi ng iba na talagang ito yung nagpapatakbo ng gobyerno, no? Kasi ultimo mga vloggers na ano, katulad nung ginawa niyang pagpapa-interview kay
kay Tonying na isa ring kahina-hinala ang pagiging isang journalist, no? At isang ito si Anthony Taberna, alam po taga Bulacan nito eh, no? At ito ay dating taga ABS-CBN at alam ko yung kanyang restaurant ba ipinagbabaril nung araw, no? Isipin mo, no? Ganun niya ibinaba yung pagiging first lady, no? Ganun niya ibinaba yung estado ng pagiging first lady, no? Ngayon lang ako nakakita ng first lady na ganito, na talagang palingkera, no? At walang dignidad, parang isa bagay. tune in na tuning is ano ba siya ay Bulacan kasi ang punto mang morning dew Bulacan niyo Tagalog kasi ano ba siya mga tao diyan halo mix province yan, may Ilocano, may Tagalog, may Kapampangan. I mean ang problema kasi dito sa first lady na ito, masyado mong ibinababa yung pagiging first lady, masyado kang maepal, no? At akala mo na kung sino ka na. Para bang ako nakakita na rin ako ng mga ibang first lady, no? Pero kakaiba itong first lady na ito, no? Parang gusto niya laging siya yung nasa spotlight, eh, no? Parang muna yung kabayan ng amon niya bago kayo humusga kay bayan. Bakit? Ano sabi nito? Linisin niyo muna yung kababayan ng amon niyo bago kayo humusga. Bakit? Bayan. Hindi ko maintindihan ako na ibig sabihin. Ngayon lang ako nakakita ng first lady na ganito, no? Nagpapa-interview kung saan-saan. Gumagawa ng maraming gimmick, no? At siya pa yung nakikipag-away sa mga politiko. Masipin mo si Boss Jojo, shout out sa'yo. Naka-live ako eh. Lolo, binaba ni Jason. Binabang masyado yung standard ng pagiging first lady, no? Hindi normal eh. Parang kaya ako minsan napagbibintangan ito na nagpupulburon. Kasi hindi normal eh. Hindi normal sa isang first lady na ganyan ang asta, no? Nakakahiya eh. Parang out of the wala na yung pagiging ano mo. Sana man lang yung opisina ng presidente o ng pagiging first lady ay protektahan mo eh. Hindi yung dahil masyado kang mahilig sa pinagagagawa mo. May napanood pa nga ako dito, nagsasasayaw at nandalaki ang mata, no? Di ba? Wala. Ito yung nakita kong first lady na pinakawalang kwenta. Sa totoo lang, nakita niyo si Loy Ejercito, si Ming Ramos, no? Si Imelda Marcos, no? At yung asawa ni Presidente Duterte, ni minsan hindi mo makita ng ganitong asta. Eh. Parang, ano ba ito? Matakaw sa publisidad at matakaw sa kapangyarihan. Parang feeling nito kasi naiiba siya. Ewan ko, may pagka-elitista eh. Kaya lang, hindi tama yung ginagawa mo sa bilang isang first lady. Hindi ka naman elected eh. Ang nangyayari, parang siya yung elected na presidente at si Bongbong Marcos ang first gentleman. E dahil pa nito, taga-kanto eh. Diba? E mas mabuti pa nga yung taga-kanto at may hindi umaasta ng ganyan pagka babae. Hindi, walang kwento kaya so walang diya. Napaka ano mo, hindi ka... Tapos pagka nabatikos kayo, mamamori, shout out po.
Walin lang, wala nga kwento. Look at it. Look at it. Eh, abogada pala. Pali, sa madali salita. Salamat po, Ma'am Monina, sa ito, no? The super sticker, salamat po. Sa madali salita, isa kang, ano, isa kang, yung pagkatao mo, although ikaw ay galing ka sa ang mga mayayaman o isa kang abogada, pero hindi bagay sa iyo. Alalahanin mo na ikaw ay first lady. Meron kang pinoproteksyonan na pangalan ng isang presidente. Eh, ba't kumakaasta ka? Akala mo ka taga-kanto. Isipin mo, nakikipagbakbakan ka dito kay Vice President Sara Duterte. Eh, ito elected. Ito, ikaw hindi naman eh. Sabit ka lang dyan. Nagkataon lang na asawa ka ni Bongbong Marcos. Anong pakailan mo sa gobyerno? Eh, parang ikaw pa yung superstar dyan sa Malacanang. Parang daig mo pa si Bongbong Marcos eh. Alalanin mo si Sara Duterte. Elected ito. Hindi ito katulad mo na sabit ka lang dyan sa pagiging asawa ng presidente, isa ka lang first lady na supposed to be, ang trabaho mo isa, suportahan lang na suportahan ko ano yung ginagawa ng presidente. At the same time, kung meron kang mga maitutulong sa kababayan natin, isa na ginagawa mo, eh, anak ng kamoting kay, puro alaswaan ng nakikita namin sa'yo, magsasayo ka. Eh, iba namang tanda mo. Iba naman tanda mo na yan, aasta ka pa ng ganon. Eh, doon na lang sa edad mo na lang, hindi na bagay yung ginagawa mo eh, sa pagiging first lady. Saka naman lang kakita ng 60 years old plus ka na eh, ganyan pa ang pinanggagagawa mo sa sarili mo. May pa-cute-cute ka pa, may pa-dila-dila ka pa. At ito naman mga vloggers na dayaran, eh pinagtatanggol ka pa talaga, no? Eh, ano lang sasabihin sa inyo nung ibang mga bansa na abe, ganyan ba yung first lady niya? Parang taga-kanto. Eh para kang ano eh si Chris Aquino, pa-cute din yun at elitista eh. Pero hindi siya gumawa ng ganyan. Hindi siya nakialam sa politika. Diba? Binabakbakan si Sara Duterte. Ano? Unang-una kasamahan ito ng asawa mo eh. Diba? Kasamahan ito ni Presidente Bongbong Marcos sa ayaw niyo sa gusto. At wala naman sinasabing against dito kay Presidente Bongbong Marcos ito si Sara Duterte. Ang sinasabi mo kasi dito, nagsalita si Presidente Duterte na bangag ang asawa mo at drug addict. Eh bakit dito ka nagagalit kay Sara Duterte? Eh hindi naman siya yung nagsalita eh. Siya ba yung nagsalita? Eh bakit si Sara Duterte yung binabakbakan mo? Bakit si Amy Marcos hindi mo binabakbakan? Eh nandun din si Amy Marcos. Eh baka alam din ni Amy Marcos na bagay talaga yung presidente natin. Kasi bakit hindi siya nagsasalita? Eh di ba dapat kung may magsalitang una yung kapatid niya kung hindi totoo? Bakit ang binapakapakan mo lang si Sara Duterte na eh gusto niyang tumawa eh. Anong problema mo doon? Masama na bang tumawa ngayon? Eh, sa smiling face eh. Hindi mo naman katulad na puro pa-cute ka lang. Ah, inakso. Masyado kang ano eh. Masyado kang nakakahiyanap sa pagiging first lady, hindi na bagay yung pinagagagawa mo. Pero huwag naman gano'n, binabastos mo yung
Inaway niya si Inday kasi hindi kumikibo si Inday kasi piyadaway niya. Kaya nga eh, nung panahon ni Bongbong Marcos, na hindi pa siya presidente, ang sinasabi sa kanya, oh, yung tatay mo, magnanakaw yung tatay mo, ganito. Ano yung sinasagot nyo? Ang kasalanan ng ama eh, hindi kasalanan ng anak, which is totoo naman. Eh, ba't ngayon ang nagsabi ng ano, bangag eh, si Duterte, bakit itong anak ang sinisisi mo? Bakit itong pinapagalitan mo? Kasi nga, gusto mong sirain itong mga Duterte, itong si Sara. Kasi bakit? Kasi alam nyo na ito lang yung makakahadlang sa future na layunin nyo, yung manatili kayo sa kapangyarihan. Alam nyo na si Sara Duterte lang ang makakapagpahinto sa mga kahibangan nyo. Yung ba naman tanda mo na eh, First Lady, ganyan pa pinag-aasta mo. Eh, lola ka na. Sabay, wala ka pang manugang. Pero yung edad mo, nasa 60 plus ka na eh. Na? Bakit hindi mo malang respetuhin yung sarili mo? Na? Hindi mo malang irespeto yung sarili mo. Hindi ka pa makatiis na hindi magtatalak. Abe, kung ako nanay mo, mapipigilin kita talaga. Hindi na nakakahiya na yung si Valencia Black Tea. Russian, yan siya tawag. King lang ako, Kuya Spencer, kinig lang ako. Sige, KCTV. Lisa, yan. Tapos, sasabihin mo pa, budget si Sara Duterte. Siya, pakialam namin. Eh, budget ka rin naman sa amin. Budget ka rin naman kay Sara Duterte. O ano sabi niya? In due time. Di ba? Mamirani siya atat po. Kasi napapansin ko, parang, teka muna, ano kay First Lady ka? Yan ba ang gawain ng isang First Lady? Tingnan mo nga yung mga ibang First Lady sa ibang bansa kung gumagawa ng ganyan. Yung asawa ni Joe Biden, asawa ni Trump, asawa ni Obama, asawa ni Xi Jinping, at yung ibang asawa ng mga presidente na nakaraan. Eh, ikaw lang yun ang mga mukuntangin, ganyang asawa ng presidente, na ganyan ang mga pinanggagagawa mo. Ano, kulang ka ba sa pansin? O talaga lang na love you, Tunying? Yung mga pinanggagagawa mo, alam mo, pinababa mong masyado yung kalidad nung indignidad nung may opisi naman yung First Lady o bilang isang First Lady. Eh, alam mo yung kahihiyan mo ay kahihiyan din ng presidente. Kaya kayo napagbibintang ang bangag na pareho kasi yung mga pesipin mo, budget it. Saka mo nakakita ng First Lady na ang mga salita ay salitang kanto. Budget, kasamahan niya ng Repa Pips. Repa Pips. Maple pa sigat. Charilo si Aratsaya, Tita Alice. Huh? Ewan ko dito. No? Siguro pag si Bongbong Buster TV si Aratsaya, bad trip yan. Yung mga nung panahon ko, ewan ko kung panahon ni Buster. Bad chat, bad trip, Repa Pips, alaw, si mga ganun. Yo way. Ano? Kaya ka na pagkakamalang adik, Madam First Lady. Kasi yung mga salita mo, salita ng mga drug addict. Hindi ko sinabing drug addict ka, no? Pero as a lawyer, as a First Lady, eh, parang hindi yata bagay yung mga pinagsasasabi mo. Oh, alam ko, geologs ka eh. Kaya lang, First Lady ka na eh. Ano ka ng kamuting ka? JJ mo nang inabutan. Ako, inabutan ko yung mga bad trip. Yung mga panahon ni, ano, ni Mike Hanapol. Eh, ano ito? Laki sa layaw, Jeff Brooks eh.
nila yung mga by Canapol, Juan de la Cruz band, iyan yung mga inabutan ko. Eh, kaysa edad ko to eh. Matanda lang sa akin to siguro ng ano. Sa bagay ako 70 ito siguro. Matanda lang ko na konti dito eh. So basically yung era niya at saka era ko magkasabay. Sila Bongbong Marcos. Yung parang yo Rob. Katulyata tinir. Ewan ko ba dito? Eh, hindi ko alam. Hindi ka naman po pwede nga political, ano eh, ma'am, Madam First Lady. Hindi ka po pwede politiko, definitely. Hindi ka po pwede politiko. Hindi ka rin naman pwede political strategies. Kasi nga, yung mga ginagawa mo, isa, instead na makahata ka ng mga tao, aalis sa'yo. So, siguro, nung una na hindi ka kilala, maaaring magbalat kayo ka na ikaw ay isang mabait, isa kang hindi matapobre. Pero ngayong naging ano na nakita na yung pagkatao mo, wala eh, hindi ka talaga pwede. Kumbaga sa kay Bongbong Marcos, hindi ka asset ni Bongbong Marcos as a politician. Liabilities ka ni Bongbong Marcos. Kasi sa halip na may maniwala kay Presidente Bongbong Marcos, eh no, nawawala ng gana dahil sa'yo. Magbanta pa nga, papatayin daw niya. Diba? 64 na si 68 time, pero tuyot na tayo. Eto naman, 64 lang pala ako, 70 na. Alam mo, yung ako, hindi ko sinasabing nagpupulburo ka, Madam First Lady. Eto naman ako, 70 years old na ako, dahil hindi ako nagpupulburo. Medyo makinis-kinis pa ng konti yung noo ko. Bata lang. Sabi ni Ma'am Valencia. Malaki ang amat ng gurang na FN, parang may topak. 70 na ako, Russian. Ikaw talaga. Eh, kasi nga, inaano ako, wala ako, hindi ako masyadong ano, hindi ako masyadong nai-stress na katulad nito si Madam First Lady, no? Eh, isipin nyo, ito na mga buka. Eh, parang anak mo na lang si Sara Duterte. Madam First Lady, parang anak mo na lang ito. Tapos, kung ano-ano pa sinasabi mo, eh, wala naman sinasabi against you and President Bongbong Marcos. Bakit? Ikaw yung salita na salita, eh, di para ka lang tanga. Pinakikita mo lang yung ugali mo na although ikaw ay isang nakapag-aral ka, pero actually, yung ugali mo talaga is hindi maganda. Ikaw yung tao na binigyan ng Diyos ng pagkakataon na mamuhay ng maayos. Pero yung pag-uugali mo, hindi mo inayos. Shout out sa 100 viewers, sabi ni 1,000, sabi ni Jay Guevara. Yo, Jay, shout out sa'yo. Mamamawari, shout out po sa inyo. I mean, parang anak mo na lang po si Sara Duterte. Parang eldest daughter mo ito. Pero kung titingnan mo, pag magkaharap kayo at tapos yung mga sinasabi, hindi ba nakakaya naman Madam First Lady na First Lady ka pa naman, eh ganyan yung mga pinagsasabi mo. Eh hindi ka naman sasagutin ito si Sara Duterte ng pabastos dahil ikaw nga ay para ka na niyang nanay. Almaray, shout out sa'yo. Ano bang? Diba, tingnan mo nga itsura nyo. Si Sara Duterte, oh. At nagsalita ang kampo. Diba? Parang anak mo na lang to, eh. At ang mas... Hindi ka ba 70? Kasme, Sara Duterte. Siyaski ka. Charlotte, na mukhang yaya ka.
Eh, may napanood nga akong video nito eh, na nagsasasayaw at naglalalaki yung mata eh. Eh, isipin mo, first lady ka. Bakit makikitaan ka ng tao ng gano'n? Ano lang ang sasabihin sa'yo? Tapos pag nababas ka, eh parang ikaw pa yung galit. Eh, ikaw yung gumagawa ng ikababas sa'yo eh. Oh, okay lang ang sabi niya, pakiyak. Ano sabi? Okay lang sabi niya naman po, cute pa din siya. Sila, eh, paano naging cute siya? Eh, pares, alam mo, si Tunying, gago yan, nagkakapera kasi dyan yan, kaya kahit, sasabihin niya cute si, ano po? Ma'am, ay, Abiana, salamat sa super sticker mo, salamat. Asan ba? Ito. Alam mo yung si Anthony Taberna. Alam mo, boss, nakakahiya ka, Tagalog ka pa naman eh. Nakakahiya ka sa pinaggagawa mo. Alam mo naman, kulubot na yan si ano at hindi na cute. Tapos bubulahin mo pa, eh, kundi ka ba naman tarantado ka eh. Dahil nagkakapera ka, siguro dyan tarantado ka. Sabi siguro ni Kato niya, tangin na pagtapos ng interview, yak! Sabi siguro. Eh parang kamukha ng Tarsier eh, yung Tarsier na ano. Hindi ako sana mamintas ako, ayoko sana mamintas ano. Kaya lang yung ginagawa mo kasi kay Sara Duterte, nakakapikon. Hindi naman nagsasalita yung tao. Ingat na ingat nga siya doon sa kanyang pinaggagawa kasi ayaw niyang magmukhang tanga yung opisina ng Vice President. Iniingatan niya yung opisina ng Vice President kasi para yung integrity nung Vice Office of the Vice President hindi ay ma-preserve, parang mataas ang tingin ng tao kasi kung gagayahin ka nito tapos sasabihin mo pa si Lenny Robredo. Eh, di ba si Lenny Robredo, ina-atake nyo nung panahon na natalo si Bongbong Marcos? Kung ano-ano sinasabi nyo kay Lenny Robredo, lugaw. Ngayon, magaling na sa inyo si Lenny Robredo. Eh, nung klaseng tao kayo? Nung panahon na kalaban nung sinasabi nyo dinaya kay ni Lenny Robredo, ang tagaw nyo sa kanya, lugaw, lutang. Eh, kayo nagpauso yan eh. Eh ngayon, kung tawagin kang Tarsier, it is because of yung pinagagawa mo. Kasi hindi maganda yung rehistro ng pagkatao mo sa taong bayan, kaya sinasabihan kanila ng binabas kanila. Eh, magsasabi lang sa'yo na cute yung mga binabayaran mo. No? Katulad nito si Anthony Taberna. Imbierna. Eh kung titingnan yung itsura mo, parang dalawa lang ang sasabihin sa'yo ng tao eh. Isipin mo, sayaman mo na yan, Madam First Lady. Tingnan mo yung mga kasinggidaran mo, kung ganyan ang itsura. Alam mo, kaya kayo nagkakaganyan, na hindi ko sinasabing ano, opinion ko lang. Halimbawa, may isang tao na katulad mo, ang estado sa buhay, kasing edad mo, siguradong hindi ganyan ang itsura eh. Kaya lang magiging ganyan ang itsura is either hindi ka masaya sa buhay mo kung sumido ka or nagpupulburon yung tao. Hindi ko sinabi nagpupulburon ka. Kaya hindi rin totoo yung sinasabi ng iba na kapag nakapag-aral ka, ay magaling kang politiko. At kapag hindi ka nakapag-aral, ay hindi ka magaling na politiko. Ako, nung araw, ganun ang mindsetting ko eh. Ngayon, di na ako naniniwala dun eh. Kasi, isipin mo yung mga lahat ng magnanakaw dyan sa gobyerno. Karamihan dyan, mga nakapag-aral, abogado, engineer, may iba nga, may doktor pa. Pero karamihan ang nandyan sa gobyerno na nagnanakaw. Karamihan na ang tinapos nila mga abogado. Mga abogado.
At kung titingnan mo yung meron din nagnanakaw na hindi nakapag-aral, ano? Pero alam mo kasi kung hindi ka nakapag-aral at naging politiko ka, ang importante doon yung puso mo. Di ba? Eto, mga nakapag-aral, mga abogado, lalagay doon, attorney, bla bla bla. Pero talungkatin mo ang history ng pagiging politiko, puro the undemand graft and corruption. Pwera si Risa Hontiveros. Ano, tanda mo namang duming ulaga ka pa din. Sino ba yan? Sino ba kahawin nyo dyan? Ulaga. Sabi pa nung isang vlogger, ano, nakita nila si Presidente Duterte na nagsasalitaan, sabi, pagka si Inday daw ang naging presidente, kakausapin niya na yung mga lupa nung yung mga malalaking lupa ay parang ipamigay doon sa mahihirap. Yun ang sabi din Duterte, napanood ko rin eh. Ngayon, ang sabi nung vlogger na yon, o sa pangalanan ko na, sabi ni Chris Untog, o tingnan nyo, namumuliti ka na si Presidente Duterte. Kumbaga, binobola na ni Duterte yung mga tao para kay Sara Duterte. Ibig sabihin, namumuliti ka si Duterte. Eh kung di ba naman tanga itong vlogger na ito, nakita mo yung ganun kay Duterte, pero hindi mo nakita yung ginagawa nitong grupo ni Tambaluslos, grupo ni Bongbong Marcos, grupo ni Lisa Marcos. Ano ba yung ginagawa nito? Bakit nila sinisiraan si Sara Duterte? Hindi ba ito ay pamumulitika? Ay lang mahirap sa mga tangang vlogger eh. Kunyari, magaling mag-analyze or ginagamit nila yung ano para lang siraan yung tao. Isipin mo, sasabihin, tingnan mo ito si... Tingnan mo ito si ano, si... Presidente Duterte. Sabi niya, pag daw naging presidente si Sara Duterte, sasabihan daw niya na ipamigay yung lupa. Eh tapos, ang komento niya, tatawa-tawa pa, tingnan niyo, nagpupulitika na. Eh sabi ko, ano ba yung ginagawa nito sila ni Lisa Marcos? Ano ba yung ginagawa ni Tambaluslos? Ano ba yung ginagawa ng ibang mga taga-administrasyon? Hindi ba? Ano tawag niyo doon? Lahat ng ginagawa nito, Chris Untog, this is all about politics. Hindi mo po pwede sabihin na hindi namumulitika. Lahat na yan namumulitika. Ang tanong na lang dito, yung bang pamumulitika nila ay pabor sa taong bayan o pabor sa sarili nila? Yun ang issue dito eh. Kasi politics nga ito eh. Bakit? Ikaw ano gagawin mo? Hindi ko alam kung ano tinatanong nito eh. Kung, ako ba tinatanong mo, Moises Barreto? Bakit ikaw ano gagawin mo? Eh wala ka namang itinatanong eh kung ano gagawin ko. Kung yun ang tanong mo, eh marami kung gustong gawin. Ang tanong ko sa'yo, ano bang particular ang gusto tinatanong mong gagawin ko? Naewan ko dito kung ito'y buzzer. Eh kung buzzer ka at yung tanong mo, ano, may pagkabobo ka. I mean, lahat nung nandito na mga politiko, lahat ng ginagawa niyan is pamumulitika. Maski na sila Sara Duterte, sila Rodrigo Roa Duterte, si Bongbong Marcos, si Lisa Marcos, lahat na yan is, it's all about politics. Ngayon, ang tanong dito, yung bang ginagawa nilang pamumulitika ay pabor sa taong bayan? Yun ang issue dito, hindi yung pamumulitika. Eh, politiko nga tawag sa kanila, hindi namumulitika. Eh, bakit sila namumulitika? Para manalo. Eh, paano pa sila nananalo? Sila ba'y nandadaya? Sila ba'y nagnanakaw ng pera para ipambili ng boto?
o sila ba'y gumagawa ng tama at hindi nagnanakaw? Ang issue rito, ano ba yung kanilang ginagawa bilang isang politiko? Diba? Yun lang naman ang issue rito eh. Pabor pa sa taong bayan yung ginagawa nilang pamumulitika. Diba? Eh no, masama nung sabihin ni Presidente Duterte na pag naging presidente si Sara Duterte, sabi ko sa kanya, ipamimigay ko yung lupa. Oh, what's wrong with that? Hindi ba pabor sa taong bayan yun? Na yan ngayon ko namumuli. Eh bakit yung mga ginagawa nitong mga taga-administrasyon na hindi pamumulitika? It's all about politics lahat na yan. Tanggap ng taong bayan niya politika, ang hindi lang nila tanggap. Yung nagnanakaw yung mga politiko at gumagawa ng pang-aabuso sa gobyerno. Yun yung issue natin dito, mga tanga. Ang issue dito yung kung ano yung epekto nung pinagsasabi nila at yung pinanggagagawa nila. Like for example, si Bongbong Marcos, sinabi nyo nung tumatakbo siya, gagawin niyang 20 pesos na. A pangarap niya, sige sabi natin pangarap, na 20 pesos ang bigas. Hindi ba tontuwa kayo? Bakit? E pabor sa atin yun eh. Ibinoto nyo nang ibinoto. Ngayon, nasaan yung 20 pesos na bigas? So yung sabihin, niluko kayo. Ngayon, yung sinasabi, di ba pamumuliti kayo? Ngayon, pag sinabi ni Sara, ni Presidente Duterte, pag naging presidente si Sara, sasabihan ko siya na pamigay itong lupa, bla bla bla. Of course, that is pamumulitika. Ang tanong, kanino ba pabor yung sinasabi ni Duterte? At ang tanong, gagawin ba ni Sara Duterte? Eh bakit sasabihin ngayon, mag-i-issue kayo ng namumulitika si Duterte? Lahat na yan, Chris Untok, politika. Kaya nga, politician ang tawag sa kanila. It's all about politics. Eh, itong ginagawa ni Madam Tarsier. Ay, Madam Tarsier. Ang pangalan ito? Madam Lisa Marcos. Ito ba ay, ano-ano ito? Pamumulitika o kabastos ano-ano? Sasabihin mo, hindi siya politika, apolitiko. Eh, bakit hindi pala siya politiko kung ano-ano sinasabi niya sa isang dito kay Sara Duterte? At bakit si Sara Duterte ang binabakbakan niya? Kasi nga, sinisira nila si Sara Duterte para, kasi siya lang ang magiging kalaban ng mga, kung sino man ang may balak na tumakbong presidente. Si Sara Duterte ang definitely kalaban nila. Ito yung isa sa, ito yung mahirap nilang talunin. Kaya nga nila pinagtutulong-tulungan eh. Ano tawag mo doon, Chris Untog? Hindi ba politika yun? Dinidestroy mo yung kalaban mo sa politika. Maaga pa lang eh. Actually, itong administrasyon na ito, ang agang nangangampanya eh. Bakit ka mo nangangampanya? Abay, namimigay ng ayuda. Sinisira itong kalaban nila. Di ba maagang pamumulitika yan? Diba? Eh kung ano sinasabi ng mga puto. Diba? Ni Vice President Sara Duterte sa mga patunsada at paninira ni First Lady Lisa Marcos sa Vice Presidente. Ayon kay Fox Harry Roque, tagapagtanggol ng mga Duterte, hindi na daw nakapagtataka ang mga pahayag ni FL Lisa Marcos. Hindi nyo naman kinakailang aaminin na bad shot na si VP Sara sa inyo. Dahil nung dalawang beses na ini-snub nyo siya na parang siya ay kaluluwa lang na dumadaan na hindi nyo napansin. Alam na ng taong bayan na hindi nyo gusto si VP Sara. Mas malala daw si VP Sara kay Lenny. Ngek, she never said anything negative about PBBM kahit ano pa ang nasa... Dala mo. hindi mabubuisit ka naman dito eh. Sinakop na tayo ng ebidensya ang 9-8 kayo. Mabubuisit ka naman dito eh. Sipin mo, first lady lang siya.
Nagkataon lang na asawa mo si Bongbong Marcos. Eh, ano ka pa eh? Mas palingkera ka pa sa... Daig mo pa yung spokesperson ng ano eh. Kaya lang, yung mga pinagsasabi mo, puro pangkanto. Puro pangkanto yung sinasabi mo. Walang kwenta. Ito mga itsura ko, kulukulubot na liig. Cute para. Ito. Cute. Nakamoting ka. Kaya. Matuto tayong tumanggap ng katotohanan, Madam First Lady, na hindi ka na cute. Hindi ka na cute. Sa totoo lang. At ako ah, nung araw, ito, narinig ko lang. Hindi ko alam kung totoo. Ito kasi si Lisa Marcos Araneta. Dahil kalaban ng mga Marcos ang Araneta nung araw eh. Ayaw ang dinig ko at nadinig ko lang, kwento lang. Ayaw ng matandang Marcos dito kay Lisa Araneta. Parang nagkaroon pa ng issue nung araw tungkol dito sa pag-aasawa nitong dalawang to. Hindi ko lang makita yung video na ano, pero hindi boto rito yung mag-asawang Marcos kay Lisa Araneta. Yun yung pagkakaintindi ko, pero hindi ako sure. Kumbaga bad chat siya. Ano, wala yung... Huh? Bad chat siya doon sa mag-asawang Adelaide Ferdinand Edralyn Marcos. Parang yung bad chat na ginamit niya kay ano, ayaw sa kanya. Iyon yung pagkakaalam ko. Ewan ko kung alam ng mga loyalista at mga ano. Tapos ngayon, nung maging first lady ka, ang yapang mo. Ito yung Araneta na, di ba, sa mga pamilya, merong mga mayayaman, medyo mayaman, yung outcast. Ito, ang alam ko dito, itong Lisa Araneta na ito, sa mga Araneta, medyo outcast ito dun sa kanilang pamilyang Araneta. Kaya kung umasta ito ngayon, parang akala mo na kung siya kung sino. Kasi nga, siya yung asawa ng presidente. Parang revenge ang ginagawa niya. Parang kulang, alam mo ba yung tao na kulang sa meron siyang hinahanap sa buhay niya? Di ba? Parang pinakikita niya na ngayon doon sa mga kamag-anak niya. Oh, look at me now. Nung araw, ina-outcast niyo ako. Oh, ngayon, ako itong pinakamakapangyarihan dito sa Pilipinas. Kaya ganyan na nagiging actuation niya. Kasi nga, ang pagkakaalam ko dito, talagang medyo... Hindi, ang alam ko dito, kumbaga sa mga Araneta, ito yung pinaka-low level. Pinaka-low level ito. Kaya nung maging numapangasawa si Bongbong Marcos, parang ayaw pa nga nung mga matatandang Marcos dito, yun ang alam ko. Ngayon, nung maging asawa, nung maging presidente yung asawa niya, parang nagpapasikat siya ngayon doon sa mga Araneta. Bakit pangat siyang asawa na po? Hello, pag nakapulburo ng tao, lahat ng tingin nila sa tao, maganda eh. si Lisa, dinagustuhan si... Ano, latak yan na ng Araneta si Lisa. Yun ang pagkakaalam ko eh. Hindi naman masyadong... Ano, hindi ko masyadong kilala to eh. Si, ano, pero yung mga Marcos, sila ano, nasubaybayan ko yung buhay ng mga yan. Kasi halos magkakaising edad nga kami, matanda pa lang ako ng kote. Di ba? Nasubaybayan ko yung mga escapades nitong mga ito. Yan sila Amy Marcos, sila Tommy Manotok na dalawang sa buwan sa bundok. Nung lumabas, puro balbas. Eto si Bongbong Marcos. Di ba? Kulang na lang sabihin niya, huyo kayo. Okay. Yun, tama yung sinabi mo, Roy Anceta. Pinakikita niya ngayon din sa mga kamag-anak niya. Dahil siya nga ay medyo malitang tingin sa kanya. No? Pinakikita niya ngayon dito na siya ay very powerful
At kayong mga dating nang mababa ang tingin sa akin, ay Valerie Ines na, salamat sa 4-month na member. Salamat. Ano. Our dignities was I only during PRD time. Tama, tama yung sinabi mo. Maski dito sa Hong Kong, noong panahon ni Presidente Duterte, medyo mataas ang tingin sa atin ng mga tao dito. Kilala nga nila si Duterte rito. Dinaan ni F.L. Tashir. sabi nito, ito tama. Hindi siya yung elitista, yung mga kamagtama. Ano nga ito eh, social climber. Hindi, kasi yung Araneta at saka mga Marcos nung araw, hindi naman sila in good term eh. Hindi sila in good term. May mga Araneta na, actually, asawa ni Erin eh. Araneta, si Greggy Araneta eh. Nakita mo bang, tinan mo yung mga liti mo, nakita nyo bang, sino nakakita na sa inyo kay Greggy Araneta na nagsasalita? Wala. Kasi nga, yun yung mga totoong alta de siyudad, yung mga by breeding, hindi katulad nitong Araneta na ito. Nakakahiya ka sa mga Araneta, Madam First Lady. Baka akala ng mga Araneta, lahat ng Araneta ay katulad mo pag-uugali. Oo, mga Kastilalo yung mga yan. Mukha ba Kastila ito? 109% Sara Duterte pa rin talaga kami with 40 minutes of dinam babag yan. Ano ito eh, noumpisahan niya ng ano yun eh. Noumpisahan niya ng bakbakan si Sara Duterte. Random din ni Sara Duterte yan. Ako, ang tingin ko dito, darating yung araw, natatanggalin nila si Lisa, si Sara Duterte. Tatanggalin nila yan kasi kailangan nilang pahinain yung network ni Sara Duterte bago mag-eleksyon. Which is kung nasa DepEd ka kasi, medyo marami kang nagagawang kabutihan na magta-translate o magpupunta sa pagiging isang butante. Like do yung mga estudyante, yung anak ng mga inanay ng mga estudyante. So, napaka-importante dito kay sa administrasyon ni Bongbong Marcos. So, natanggalin si Sara Duterte bago mag-eleksyon. So, ang ginagawa ngayon itong ni Talsir, inaano na niya si Sara Duterte. Kasi wala namang gustong bumangga kay Sara Duterte na magiging epektibo. Maliban dito kay Lady Talsir, kaya nga siya na mismo yung bumanat eh, para mas matindi ang dating. Kumbaga siya lang yung kumbaga pwedeng bumanat ng pwedeng pag-usapan. So inuumpisa na niya, susunod na dyan yung mga vlogger. Susunod na yung mga chuariwap nito na babakbakan si Sara Duterte. At ang susunod dyan, kakasuhan nila itong, tama yung sinasabi ni Sara Duterte, maraming ikakaso sa kanya dyan sa DepEd. Kakasuhan yan hanggang sa, sasabihin nila pag may kaso, pagre-resignin si Sara Duterte ni Bongbong Marcos para maging, ang ikakatwiran na para maging parehas tayo, mag-resign ka muna habang dinidinig yung kaso mo. Graceful exit ang gagawin nila ni Bongbong Marcos dito. Tatanggalin nila ito kasi ano ito eh, na maraming butante rito sa Department of Education kasi karamihan ng mga bata sa Pilipinas nag-aaral, no? Nag-aaral. At karamihan ng mga bata na yan, may magulang, may kapatid na butante. So kapag ka na gustuhan nila yung ginagawa ni Sara Duterte, magta-translate into vote yung mga magulang at kapatid nitong mga batang ito. Kanino mag-aano yun? Kay Sara Duterte.
So napaka-importante na tanggalin nila itong si Sara Duterte para bumaba yung kredibilidad nito hanggang sa babakbakan nila ng babakbakan. Diba? Ito, ano tawag mo ngayon dyan, Chris Untog? That is a political maneuvering. Political strategy sa tawag doon. O di ba namumuliti ka na itong mga ito? Bakit nyo pag-iinitan si Sara Duterte? For what reason? Politika. Na? That is politics, Chris Untog. So huwag kang magmayabang na yung sinabi ni Duterte ay pamamulitika. Yung ginagawa nito si Tarsier, that is politics. Dahil nga, maraming butante rito sa department kasi karamihan nga ng bata nag-aaral eh. Walang batang hindi nag-aaral, madalang na madalang. So yung mga batang nag-aaral na yan, sino ang DepEd Secretary? Si Sara Duterte. Na? Ngayon, yung mga kamag-anak niyan, eh sinong ipoboto niya? Si Sara Duterte. Halang na ba iboto niya si Lisa Marcos? Diba? Nakakabobo yung Prof. Pinay, nilibing ko na. Ewan ko. Eh, mabigat yung sinabi ni Sara Duterte. Ewan ko, ha? Alam niyo kasi, eto, ha? Naging kagawian na ang pag-atake at pagbato ng sari-saring issue laban sa Vice Presidente. Marahil sapagkat ang Vice Presidente ang tumatayong pamunahing headlang sa mga nangangalap maging pangulo. Ayun. Pangunahing headlang sa nagnanais. Narinig mo, Chris Tom? Okay. Naging Vice Mayor ng Bayan ng Victoria sa Laguna, ang he's already on the top, sabi niya. Si Marcos, naging kagawian na ang pag-atake at pagbato ng sari-saring issue laban sa Vice Presidente. Marahil sapagkat ang Vice Presidente ang tumatayong pangunahing headlang sa mga nangangalap maging pangulo. Hindi ko ikakagulat kung dumami pa ang mga kaso, investigasyon, testigo pa natang atake at paninilang laban sa akin sa mga susunod na araw, linggo, buwan at mga taon. Naniniwala ako na may tamang panahon para sa lahat. Matapag. Yun. Parang minaliit ni FLCBC kasi may nakalala nulood ang mga Duterte. Saka, alam nyo si Sara Duterte, kuminsan may yung ibang mga DDS. Ako rin minsan nagtataka ako dito bakit tahimik ka, tumatagal-tagal na pag-iisip ko kung naging katulad ka pala ni Lisa Marcos, maaaring hindi maging pabursa kay Sara Duterte yung komento ng tao. So ako, naniniwala ako na tama yung ginagawa ni Sara Duterte. Kasi ang gustong mangyari nitong mga baser o mga vlogger ni o mga kritiko ni Vice President Sara Duterte, ay magsalita ito ng magsalita, itong si Sara Duterte para mabutasan nila. Which is hindi ginagawa ni Sara Duterte. Magaling nga ito si Sara Duterte. Alam niyo kung bakit. Inaasar siya nitong si Lisa Marcos. Daldal ng daldal si Lisa Marcos. Pero isang salita lang ni Sara Duterte, pikon na pikon sila, ano yun, katulad ng manggagamit. Yun lang ang sinabi niya, kumain lang ng mangga. Pikon na pikon nito si Tarsier. Pero si Tarsier, ang dami niya lang sinasabi. Diba? Ang dami niya lang sinasabi. Nahalata tuloy na yung pagiging abogada mo at yung pagiging first lady mo at yung pagiging araneta mo is parang nawawalan ng dignidad. Ibinababa mo masyado yung antas ng pagiging first lady mo, yung antas ng pagiging abogado mo,
at yung antas ng pagiging Araneta Marcos mo. Hindi yan ang gawa, hindi yan yung salita o gawain ng isang first lady at ng isang sabihin na nating abogada at Marcos Araneta. Kasi mataas ang tingin sa inyo ng mga tao eh. Although kayo, hindi talaga gusto ng tao, pero hindi naman natin maikakailan na kayo ay nasa taas kayo ng lipunan. Pero kung ikaw yung pakikinggan, teka muna, ano ba klaseng first lady ito? Ano bang klaseng Marcos Araneta ito? Bakit? Tingnan nyo si Bongbong Marcos. Ano sabi nyo? Ang mabait niya si Bongbong Marcos. Hindi nga yan sumasagot sa mga ano eh, sa mga batikos eh. Eh bakit ito si bakit ito ngayon si Tarsier eh? Kung ano-ano sinasabi, bakit hindi kayo nagkukomento? Eh opposite ni Bongbong Marcos itong si Tarsier. Ano ba talaga gusto nyo mga BBM? Yung walang kibo, nangatawa ng tawa? O ito si Tarsier na kung ano-ano sinasabi at may pa-cute-cute pa? May pasayaw-sayaw pa. Ano ba talaga? Ano ba talaga ang preference niya? Halatang-halata kayo ba na ano eh. If she said she's bad siya to be pipi, ako turn off kay Lisa Marte. Biri niya bitangkor, yan at saya. Gusto ko yung sinabi mo, Tarsier na yan. Hindi, mukha naman talagang Tarsier eh. Sa totoo lang. Hindi sa pag-ano, ano. Ayan, oh. Ito. Ito. It's odd how, in an instant, things can transform. Slipping out of hands. I'm glad I found stability amidst it all. Gold. Standing the test of time. Yes. Good morning, wala. Marcos Jr. sinasabi ng asawa niya. So we can just nalangalang maging pang. Oh, yan. Alakihan ko. Oh, kita niyo? Ano tingin niya dyan? Lalapit ko yung camera. Kayo matatakot. Ayan, ha? Lapit natin. Kaya matatakot. Tignan yung tsura. Di ba? Nakakita na ba kayo ng Tarsier? Hindi naman ako, as hindi ko sinasabi, kamukha siya ng Tarsier. Eh, nung masama to, eh, yun ang tingin ko. Di ba? Yun ang tingin ko eh, magagalit kayo. Sasabihin nyo, namimintas ako. Hindi ako namimintas, yun ang ayon sa aking pagtingin, ang kahawig niya ay yung Tarsier. Alam ka naman, sabihin ko kahawig niya ay si, ano, si, ano pangalan nito, si, ano pangalan ng Snow White. Eh talaga naman kahawig niya Tarsier. Kahawig, ano masama to ko yung nakahawig mo. Diba? O tapos yung leg mo pa, tatlo layer. Tapos pa-cute-cute ka pa. Eh kumpara mo kay Sara Duterte, oh. Parang ang anak mo na lang si Sara Duterte, ayan, oh. Oh. Tignan mo yung tsura niyang dalawa, oh. Kamu- Shata- Ay, bagman yun eh, shout out sa'yo. Ito na may tsura, oh. Mas kahawig niya si Gollum. Eh, hindi niyo pa nakita yung video nung nagsasasayaw ito. Doon sa isang vlogger na ano, nakita ko talagang natatawa talaga ako yung gumaganon-ganon pa. Yung, tapos nalalaki yung matanggal. Kaya kayo napagkakamalang bangag eh. Oo. Lagi nalilisik ang mata nyo. Eh talagang ano na ito, in danger na ito. Very dangerous, hindi in danger. Hybrid na Tarsier, guys. Si Merman to eh, tisa ito eh. Buti nga, hindi nakahawig ni Presidente Duterte.
Puro kahawig nung nanay nila, si Zimmerman eh. Eh kung lahat ang kahawig ni kinanak ni Presidente Duterte, si Kitty, pero itong mga ito, mga tisay eh, mga Zimmerman eh. Oh. Itsura, malakas ang dugo nung nanay nito. German kasi yata eh. Pero tika itsura. Oh. Parang nagulat eh, parang na... Tapos may pabatchat-batchat ka pa. Siguro ito yung nung araw. Ito yung mga Jeprox na nung panahon ni Mike Hanapol. Kasi ang hira nito si Tarsier. Panahon ni Mike Hanapol nila Juan de la Cruz Band, Beatles, mga ganyan. Aba, hindi naman ako nagsisinungaling dito. Kamukha talaga ng Tarsier yan. Mga hindi pa nakakita. Ako nakakita na ng Tarsier yung sa buhol, yung mata, yun yan, sense yan. Kamukha eh, ba't kasi nilakihan ng pamata mo eh. Eh yun ang, Jewish ba, Jewish? Tapos, sasamahan mo pa ng mga salitang, bakit kasi pinipilit mo cute ka? Tapos nga palis na sila, biso ni Bipsara. Ay, sayaw na sayaw! Hindi, may nagpa-party-party pang gumaganon. Namin na pang gumaganon siya, tapos nakalaki yung matang ganon. Alam ko, Zimmerman, German yata yun eh. Hindi ko alam kung Jewish o German, pero malamang German kasi Zimmerman. Exotic na yung mga ganyang ano. Kaya nga, siguro, sa ano, eh, cute na nga. Kasi, bira lang naman sa tao yung ganyan na itsura eh. Si Tonying lang ang nakita na. Hindi naman kamukha ng Tarsiria siguro. Sa angle lang. Basta ako, ang sinasabi ko, yung picture na ito, kahawig ng Tarsier. Oh. Itong picture na to, hindi nyo naman maikakaila. Na ito ay kahawig ng Tarsier. O, nung masama doon. Eh kung hindi ito yung picture niya talaga, eh, wala akong pakailan doon. Basta ito, kamukha ng Tarsier, period. Oh. Eh kung hindi siya yan, eh hindi siya yung kamukha ng Tarsier. Ito isa. Oo, German yung mama ni... Ako sa Tarsier po. Eh hindi kasi yung mga aramita naman talaga nung araw, nung kabataan ko. Talagang mga ano yan, mga konyo, mga alta de sociedad. Kumbaga sila yung mga high society nung araw. Alta de sociedad. Hindi ko kilala ito eh. Hindi ko naririnig pangalan ito. Maririnig ko yung mga Greggy Araneta, yung usawa ni Irene Marcos. Wala ako naririnig na Lisa Araneta nung araw. Araneta Coliseo, alam ko. Oo. Eh, hindi kaya lang lumitaw ito nung maging presidente na si Bongbong Marcos eh. Never heard. Sila Rojas, si Mar Rojas. Mga Araneta yan eh. Diba? Kasi-kasi. Bakit si Imelda ka ngayon nirespeto natin? Kasi nga si Imelda Marcos, ito lang, kumpara nyo na lang sa pag-uugali ni Imelda Marcos itong si Lisa Aranet. Napakalaki ng pagkakaiba kahit na itong si Imelda Marcos ay marami tayong pintas. Pero napakalaki ng pagkakaiba nung ugali at pananalita ni Imelda Marcos dito kay Lisa Marcos. Malayong malayo. Napakalayo. Napakalayo ng pag... Oh, although, kung hindi ito naging Araneta, ewan ko. Kung anong masasabi. Baka ito'y galing sa Timbuktu. Habis saan ka nakakita ng First Lady, napakalayo talaga. Imelda Marcos, Ming Ramos, Loy Ejercito, eh mga professional din yun. Ito, professional din ito. Kung ikukumpara mo ito sa tatlong First Lady,
Hindi nga na muliti kayo mga first lady nung ano eh. Nung bandang huli, tumakbo na lang si Ejercito na senador. Pero nung first lady siya, hindi siya bumabakbak doon sa kalaban nila sa politika. Hindi ito nagsasalita ng hindi matakaw sa interview. Eh ito, pati sa mga bayarang vlogger, nagpapa-interview, masyado mong pinabababa. Yung credibility o yung dignidad nung pagiging first lady. Hindi ka ba nahihiya sa biyanan mo? O doon sa mga naging first lady? Hindi ka nahihiya na namumukuntangi kang ganyan? May palabi-labyo ka pa kay Tonying. Anak ng kamotig ka. Ano ba sabi ni Good Vibes? Saya mo na yan. Baka gusto lang kumita ka. Diba? Very long story about si Imelda Marcos. Napaka very influential na ano yan, international ano. Kilala yan internationally. Yan sila Muammar Gaddafi. Sila George Hamilton. Sila Debbie, ano, Dobie Beams ba yan? Alam niyo ba si Imelda Marcos? Ang image niyan ay napaka ano sa international community. Yung meron ng Treaty of Paris yata nung araw dyan sa Mindanao tungkol sa MNS, mga kapatid nating Muslim, ang nag-sponsor nun ay si Muammar Gaddafi. Through Imelda Marcos, siya ang kumausap. Yung Treaty of Paris yata yun, no? Yung basta ang ano doon ay si Muammar Gaddafi, yung presidente dati ng Libya. Para siya yung nag-sponsor para doon sa mga kapatid nating Muslim parang magkaroon ng treaty. Si Imelda ba? Eh, ito ano pinagkagawa nito? Saan nasangkot itong manugang nito? Sa smuggling. Yung kapatid nito nasangkot sa Tripoli Agreement, oh. Kala ko Tripoli Agreement pala. Si Imelda Marcos ang nag-ano nun, Tripoli Agreement. At si Muammar Gaddafi ang parang, dahil nga malamang influensya si Muammar Gaddafi that time, siya yung parang naging moderator o kung ano tawag doon. Pero ang nag-ano nun, yung manubyanan nito na si Imelda Marcos, ganun katindi si Imelda Marcos nung araw. Eh, ikaw, ano pinagagagawa mo? Para ka taga-kanto. Although maraming kinakasagutan si Imelda Marcos na yung basta kung ano-ano, pero hindi siya gumasta ng katulad mo na para ka taga-kanto. Talaga sikat na sikat si Imelda nung panahon. Napaka-influensya niya. Bukod sa Pilipinas, internationally, kilalang kilala si Imelda Marcos. At nire-respeto si Imelda Marcos sa ibang bansa. Isipin mo nga eh, si Muammar Gaddafi, siyang nakipag-usap doon. Eh ito ano, itsura nito, tinan mo nga. Eh parang ng talsya. Baka pag nakapag-usap to sa ibang pinuno ng bansa, eh matakot. Aba, sasabihin niya, ba't nandidilat ang mata mo? Sasabihin siguro, bakit galit ka ba, Madam First Lady? Ba't nandidilat ang mata mo? Kamukha ni Sarah Biscuit. Kaya insecure. Na? Dilat ang mata parang nata. Eh kasi kung hindi natin ano ito, ha? Halimbawa ganito lagi mata. Pag nakasalubong ka ng ganito lagi mata. Oo nga, kidnapper queen yan.
Isipin mo ha, eh, yung mga akusasyon dito. New York niya ka. Ay, yung chewing ko, New Yorker din eh. Pero hindi ganito, matabaster eh. Hindi ganito. Eh, pagka ganito nasa lupong ko, Buster, matatakot ka, di ba? Lalo na sa gabi. Akala mo may tarsir kang nasa lubo. Pero teka muna, bakit parang naglalakad na tarsir? Ha? Sa daming akusisyon ng mga DDS, at parang kandilang nauupo sa balat ni... Ano ba? Sige nga, ano? Sa daming akusasyon, accusation ng mga DDS, parang kandilang nauupo sa balat ni FL. Eh, Saldi Zambrano, ano ba balat ni FL? Ano nga? Alam mo, may pagkabobo ka, bro, eh. Ano ba? Hindi naman bumabalat si Madam First Lady, nagpapatawa. Eh, di ba katawa-tawa yung sinasabi niya, cute siya? Hindi ba katawa-tawa yung sasabihin niya, bangag yung ganito? Ano banat doon? Ang banat yung may issue. Halimbawa, ganito, Saldi Zambrano. Ito mga banat. Ikaw, Mr. Bongbong Marcos, magpa-drug test ka kasi may issue sa'yo na pulburon. Yun ang banat. Pero yung sasabihin mong, ay, si VP Sara, tumawa siya nung sinasabihan ng tatay niya na ni ex-president, Presidente Duterte, na bangag at drug addict ang presidente. Banat ba yun? Asan ang banat doon? Ang banat, yung sinabi ni Presidente Duterte, bangag si Bongbong Marcos. Atik si Bongbong Marcos. Iyon ang mga banat. O eh, paano nauupos? Alam mo, Saldi, bobo ka. Hindi ka nakakaintindi. Yung banat, yung hindi banat yung kay Tarsir. Ano siya, nagngangangawa siya dahil dun sa banat ni Duterte. Kumbaga, umiiyak siya, nasasaktan siya kasi nga ayaw nilang magpa-drug test. Eh, paanong banat yun? Basically, nagsusumbong lang siya at nagngangangawa. Kaya siya sinasabing, ay, bahas siya taki si Sara Duterte kasi sinabihan ng tatay ni Sara, si Duterte. Ay bangag daw, bangag si ano't adik. Eh, anong banat doon? Ay salamat. Salamat, Valerie Nesnas. No? Anong banat doon? Napakatatanga nyo, kaya kayo... Di ba? Hindi ba, ano pangalan? Saldi. O, halimbawa, ganito, Saldi. Ito, banat, Saldi. Alam mo, Saldi, napakatanga at bobo mo kasi hindi mo alam kung ano yung sinasabi mo. Na nauupos na kandila ang mga Duterte dahil sa banat ni FL, ni First Lady. Ano bang binanat niya? Eh mismong ikaw, tanga ka eh. Diba? Hindi naman ito lang babanat eh. Pinakikita lang niya yung katangahan niya. Kasi ano ibabanat niya kay Sara Duterte? Sige nga. Ruth Advam, siya natin. Valerie Nesnas, salamat ha. Di ako pa. Anong binanat ni Sarah ni Tarsir? Eh, nagbukang tanga lang si Tarsir eh. Sobra ka naman mga Tarsir, maawa kayo kay Mat. Eh, sila nga kasi. Kung makaano sila kay Duterte, ulianin. Oh. Ulianin, lawlawang bayag. Oh. Di ba? At tapos pagtatawagin namin Tarsir, magagalit sila. Eh ba't tinatawag niyong mangkanor si Presidente Duterte? Oh. Oh, di ba? Sasabihin ng mga taga-suporta ni Madam Tarsir, ay, kayo, bastos kayo. Tinatawag niyo Tarsir ang First Lady.
Eh kayo nga, dating former, dating presidente, tinatawag niyo Mangkanor, Luslusang Bayag. Oh, ay anong... Tapos pagka kami tatawag ng Tarsier, galit kayo? Bigago ba kayo? Bakit Tarsier, mas makakawa. Mayroon dahil sa pagnanakaw nila. Kaya nga eh. Itong mga trolls na ito eh. Kung baka lahat kayo eh, sagat. Iba sasabihin pa, ulianin. At nung sasabihin kong asal kanto, galit kayo. Di ba? Sabihin nyo si tatay, oh, ulianin nyo yung matandalan. Etong first lady nyo mukhang Tarsier. At mukhang pag-uugali ay kanto, pangkanto. Parang palingkera. O, oh, gagalit kayo. Mukhang pagong. Hindi, kasi ganyan yung mga taong, alam mo, yung mga totoong mayayaman na elitista na may pinag-aralan, hindi naman sila ganyan magsalita eh. Is either hindi sila magsalita or umalis na lang. Hindi sila katulad nito. I mean, alam mo nyo kung bakit hindi sila nag... Nire-respeto nila yung sarili nila. Kasi kung magsasalita sila ng katulad nito, halimbawa, mababastos siya na ibang tao. Kasi hindi naman yung tao, halimbawa, katulad ni Sara Duterte. Eh, lumalabas ng bastos dito, ito si First Lady Tarsier, hindi naman si Sara Duterte. Kasi siya yung nagsalita ng kabastusan nang walang kwenta. Sino ngayon nang walang kwenta? Itong First Lady yung Tarsier. Eh siya yung nagsalita ng walang kwenta eh. Yeah? Tapos pagka kayo magsasalita about kay Presidente Duterte, di ba? Ang dumami pa. Huwag kayong ganon. Pahintayin nyo, yung sinasabi ni Presidente ni Sara Duterte. Kaso, investigasyon, testigo para pang atake at paninila dahil sa akin sa mga susunod na araw, linggo, buwan at mga taon. Naniniwala ako na may tamang panahon para sa lahat. Matapang na sumagot at nagsalita ang kampo ni Vice President. Ayun, pahintayin natin. Yung sinasabi ni Sara Duterte. Hindi si Sara Duterte. Hindi ba matapang yan, nananapak yan. Nananapak. Kasi yun yung pangangailangan ng kanyang pagiging mayor. Matapang siya, lumalaban. Dito hindi siya masyadong kumisa sasabihin na, ba't hindi ka kumikipo? Bakit? Kasi ibinabagay niya yung kanyang ugali doon sa kanyang posisyon. Bilang isang vice president, dapat proteksyonan mo yung opisina mo. Yung ugali mo, yung kilos mo, yung salita mo. Dapat naaayon doon sa opisina mo. Eh itong first lady nyo, naaayon ba yung mga salita nito at pinanggagawa nito bilang isang first lady? Hindi. Yung kanyang ginagawa is naaayon lang sa mga, halimbawa, katulad nating nasa kanto. Magsingaw tayo dyan, magpakiyot-kiyot tayo dyan. Kumbaga, yung kilos natin at salita, dapat ibinabagay mo kung saan ka nakatayo. Enak lang po siya, first lady ka na, ang pinagagawa mo, gawain pa ng taga-kanto. Yung mga sinasabi mo, salita pa ng mga taga-kanto. At ang masakit, yung pagmumukha mo, mukha pang taga-Bohol. Tarsier. Tapos, pag nababatikos kayo, galit kayo. Lumatalo si Presidente Duterte, pag nagmumurat, galit na galit kayo. Ah, meron ba presidenteng ganyan? Tama lang yun sa isang presidente. Kasi, bilang isang presidente, no, ay pinaito, salamat sa super sticker, no? Salamat.
bilang isang presidente, kailangan mo talagang magalit kapag kang may mga tao na kailangan mong pagalitan. Kasi ang Pilipino, dalawang klase yan. Isang merong sumusunod sa pakiusap at merong hindi, kung hindi mo gagawa ng babrasuhin, hindi susunod sa'yo. So hindi ka po pwedeng maging literal na mabait lang. Kailangan may bait ka at may tapang ka. Yun ang pagiging presidente. Eh yung vice president naman, bakit kailangan mo magsasalita? Eh wala ka namang tungkulin. As vice president, isa ka lang naman na, kumbaga, spare tire. So bakit ka magsasalita doon sa pagiging vice president mo? Siguro bilang DepEd secretary, pwede siyang magsalita about doon sa DepEd. Pero about the vice president, eh anong sasabihin mo tungkol sa bansa natin? Not unless, para ka si Lenny Robredo, gusto mong maging presidente nung panahon ni Duterte. Kaya binabakbakan mo ng binabakbakan si Presidente Duterte kasi ang layunin ni Lenny Robredo that time, matanggal si Presidente Duterte at siya ang pumalit. Ngayon, kayong mga loyalist at mga DDS, kayong mga loyalist at Dilawan, pag hindi nagsalita si President, si Vice President ng kung ano, sasabihin lang yung no comment, nagagalit kayo. Dapat nga matuwa kayo mga tanga. Kasi hindi niya kinokontra yung presidente. Eh kung kukontra niya si Presidente Bongbong Marcos, ano sasabihin niyo? Eh gusto mo lang matanggal si Bongbong Marcos para ikaw ang maging presidente. Ang nakakapagtaka ngayon, bakit itong si Tarsier pinupuri si Lenny Robredo? Samantalang nung panahon ni Lenny Robredo, galit na galit kayo kay Lenny Robredo. At nung panahon ni Lenny Robredo, daldal siya ng daldal tungkol sa kay Presidente Duterte, kinokontrol niya. E galit din kayo. Kasi nung panahon ni Lenny Robredo, kaya siya madaldal, hindi niya kakampi yung presidente. Gusto niyang talagang matanggal yung presidente. Ngayon kasi kakampi ni Sara Duterte. Kaya nga hindi siya nagsasalita eh. Ayaw niyang makasakit sa presidente, sa ating presidente si Bongbong Marcos. Bakit gustong-gusto niyong magsalita? Hindi ko kaya maintindihan. Gusto niyong magsalita against kay Bongbong Marcos? Eh wala nga siyang masabi against kay Bongbong Marcos. Ayaw nga niyang magsalita. Kasi nga hanggang ngayon, itinuturing ni Sara Duterte, nakakampi niya si Bongbong Marcos. Pero ang problema, maraming ginagawa si Bongbong Marcos na para sa mga supporter ni Sara Duterte, ay inilalaglag siya. Pero in spite of that, hindi nagre-reklamo si Sara Duterte kay BBM. Kaming mga DDS ang nagre-reklamo. Tapos galit pa kayo kay Sara Duterte. Eh nagagalit na nga kami kay Sara Duterte dahil sa pagkampi niya kay Bongbong Marcos eh. Tapos ngayon sasabihin niyo, si Sara Duterte, binabastos si Bongbong. Eh kung di ba naman tarantado itong first lady niyo eh. Ano itatawagin sa first lady niyo? Sabog. O tanga, o tarantado. So gusto niyo lang sirain si Sara Duterte. Hindi nga kumikibo yung tao eh, dahil ayaw niyang masaktan itong si Bongbong Marcos. Kasi pinapahalagaan nga niya yung pagiging magkakampi nila bilang sa unity. Eh bakit kayo pinipilit yung magsalita? Gusto niyo gayahin si Lenny Robredo na bakbakan ng bakbakan itong si Bongbong Marcos? Tapos ngayon pinupuri niyo si Lenny Robredo at galit na kayo kay Sara Duterte. Ano ba talaga gusto niyo? Ano ba ang alam ni Sara Duterte kung saan siya lalagay. Alam niya kung kailan siya magsasalita. Alam niya kung kailan siya... Di ba? Isipin niyo, kakampi niyo na ngayon yung Dilawan.
Bulgar na. Alam ko anong araw niyo pakakampiyan. Pero ngayon, ibinubulgar niyo na. Magkamukha si Lenny at Lisa pa rin. Hindi, mas maganda si Lenny. Mas maganda si Lenny Robredo. Sabi ni Jamila, pero totoo nga, ang makeup hindi kumakapit kapag high ka sa drugs. Ewan ko. Oo nga, nagtataka ko, bakit hindi ba nagme-makeup si Madam Tarsir? Hindi kaya kaya takpan ng makeup yung kanyang ganong itsura. Hindi kaya sa kinaka. Mayaman naman ito. Bakit hindi ka map... Excuse me. Oh, pare, pero kasi si ano kasi, si Lenny Robredo, press yung mukha niya eh. Press yung mukha ni Lenny Robredo. Eto. Tingnan natin. Press yung mukha niya eh. Meron sa picture dito eh. Ito. Kung saan ba si Lenny? Meron sa picture dito eh. Ito. Ayan. Ito. Eh, malaki pagkakaiba. Press na press yung ano dito. Natawa ako dito kay Mama Bear. Alam mo rin pala si Bullet. No? Si Bullet Banal. Si Bullet Banal, yung congressman. Alam mo rin pala yan. Chismoso to si Mama Bear eh. Si Bullet Banal, si Congressman Bullet. Sample ng mga syonget sa Arenta Maruas, walang corona. Ano? Sample ng mga syonget na Arenta Maruas at ha? Hindi, mas maganda talaga si Lenny Robredo. Ako hindi ko kakampi si Lenny. Ayoko rin nung... Kasi si Lenny Robredo kasi. Ano lang ito eh. Kumbaga ginagamit lang ito ng dilawa na... Wala na kasi silang bagong mukha na pwedeng gamitin. Actually, ito si Lenny Robredo. Puppet lang ito ng dilawan eh. Puppet ito ng dilawan. Siyempre, ikaw ba naman ang gawing vice president eh? Ba't di ka papayag? So talagang ano lang ito, sunod-sunuran dun sa mga oligarch na mayayaman, no? Pero kung titingnan mo, cute naman itong si, napakalaki ng ganda ni Lenny Robredo, kumpara mo kay Alkit 41 siya natin, kumpara dito kay First Lady Tarsier. Cute ito si, ano, si Lenny Robredo, siguro nung ano ito, mas maganda ito. Eh ngayon nga, may edad na, ang ganda pa rin eh, di ba? Kaya nga meron siyang bullet eh. Maganda ito si Lenny Robredo. Kumpara mo dito kay Tarsier. Hindi. Napagkwentuhan lang na magtatapos na rin kasi ko eh. No? Sinasabi ko lang dito, Madam Tarsier, no? Lagay mo sa lugar yung pagiging first lady mo. Ginagawa mo tanga yung sarili mo.
bilang isang first lady. Hindi ka naman ordinaryong mamamayan eh. Agad. Tapos na ba yung live ni Jay? Ay, Spencer, anong bullet? Ah, si Bullet Banal, congressman ng Quezon City, yun yung nachichismis, kaya Vice President Lenny Robredo nung araw. Nachichismis, ah, hindi ko sinasabi kung ano. Si Bullet Banal, dyan sa Quezon City, congressman yan. Ah. Guys, kasi si Lenny, hindi, ganun talaga kasi. Alam mo kasi malaki. Hindi ko sinabi ito si First Lady Araneta. Kasi makikita mo sa mukha ng tao kung ang tao ay may bisyo o wala. Ito definitely si Lenny Robredo hindi ito nagte-take ng pulburon. Baka nga hindi ito naninigarilyo, ewan ko. Pero definitely ito kung umiinom man ito, hindi abusado sa pag-inom to. Kasi mag-ano yan eh, magmamanipes sa balat natin, lalo na yung pulmuron. Talagang kukulubot ang balat mo dyan. Kukulubot ang balat mo dyan at yung mata mo lalaki ng masyadong malaki. At yung totoo yun, yung sinasabing gumaganyan-ganyan, yung totoo yun. Yun yung mga side effect ng pagpupulmuron. Hindi ko sinasabing nagpupulmuron itong mga ito. Pero yung mga sign ay nasa kanila. Diba? Yung laging nalaka, kahit na inaantok, malaki mata, tapos padila-dila, paganyan-ganyan, palunok-lunok, pangiwi-ngiwi. Kasi nauubusan ka ng laway. Eh. Pag, ganon. Kaya yung iba niya, pag bumaba pa ang tama niyan, inom ng tubig. Kasi natutuyuan sila ng laway. Kaya kung mapapansin nyo, yung mga nag-take ng pulburon, pag pababa na yung tama, ganun ang ganun niya. Lunok ng lunok. Kaya nangingiwi yung mga gumaganyan. Yung parang lagi silang gumaganon. Hindi nila alam yun, pero nagiging mannerism nila. Yung ganun. Tapos, lumulunok. Plus yung mga mata kong minsan, naka-lumalaki. Yun yung side effect noon. Hindi ko sinabing sila yun. Side effect yun. Kung meron sila noon, baka nagkataon lang. Ang unang sisirain ng pagpapulburon mo, yung balat mo eh. Maano yung balat mo, kumbaga makukuluntoy. Magkukulukulubot yung mukha mo. Bibilis kang tumanda. Tsaka mahalata mo na kahit na bagong paligo ka, dry pa rin yung itsura mo. Hindi. Eh kasi ako, ilan ang high school pa lang ako. Ay, yung mga kabarkada ko ang iba, patay na dahil sa drugs eh. Sila nagda-drugs, ako hindi. Kaya ko, sige, dyan ako, pero hindi, huwag niyo akong pilitin. At tinitira pa nung araw, mga syrup. Mga syrup, hindi pa ala pa yung mga syabu-syabu na yan. Kaya nung araw, ang tinitira nung araw, mga syrup, or pulburon, yung cocaine. Wala yung syabu-syabu na yan nung araw eh. Bago lang nauso yan ha, nung henerasyon namin, ang uso ng syrup at cocaine, heroin. Yun lang, wala yung shabu. Bago lang yun eh. Diba? Bago lang yung shabu. Hindi yan yung kaya noon, ang mga nag-a-addict nung araw, mga mayayaman lang kasi sila lang yung nakakabili ng cocaine, heroin. Yung mahihirap, ang tinitira noon, mga ornacol, endotoxin, robitoxin AC, at rugby. Yun yung mahihirap. Kaya cup syrup po, yung mga robitoxin eh, cup syrup yun eh. Kaya yung mga adik nung araw, nabubuwang. Buwang na buwang talaga sila. Pag mahirap kang adik nung araw, nasisira ulo talagang sira, totally sisira ulo. Pero yung mga mayayaman na adik nung araw, dahil nga cocaine, eh mga ano yan eh, kumbaga organic yung mga yan eh.
wala namang masyado side effects, ano, organic na, ano yan. Ay, Lorin, Corex. Oh, yan, yan. Alam din ito. Corex D, mga ganyan. Yan nung panahon namin. Oo, mga cough syrup. Yung mariwana nung araw, pagkaraniwan na lang yan eh. Oo, pagkaraniwan lang yan. Kaya eh, sila buong bumakos, mayayaman yan. So, hindi titira ng mga ano yan, mga cough syrup. Ay, Latico 50, ano naman yan, luloko mo ako eh. Ayoko na nga. Paalam lang ako. Niloloko ko. Eh, paalam lang ako. Maraming salamat. At mamaya, bukas na lang ulit. No? Dahil si Lati ko 50. Ano yung baboy? Russia. Ano rin. Ano rin na. Sige, sige. Salamat. Okay. Salamat sa nag-super sticker at saka doon sa nagpa-member, saka yung nag-subscribe, nag-like. Salamat. ALC, salamat. Yung mga hindi pa nakaka-subscribe, pa-subscribe naman. Salamat. Okay, Babush.